Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, nagkuha tayo ng talbos ng sitaw natin. At iluluto natin. At ito ang ihahalo ko. Patola at saka yung dalawang bulaklak ng kalabasa. And then, yung chili na hinarbes ko. Magluluto tayo ng deneng-deng or inabraw or laoy. Ayan, nabubulol ako doon sa salita ng Bisaya, laoy. Yan ang lulutuin natin. Ganyan lang. Kulo ng tubig. Pag nakulo na, ay lagyan ng sabaw ng bagoong. Then ilagay natin itong patola. And then, yung hinarbes natin na talbos ng sitaw at saka malunggay. Okay. And then, hinimay at hinayaan ko lang siya na nag-dry. Ito. Pinadadry namin. Hindi ko na nilalagay sa freezer. Pag nilagay ko sa freezer, hindi po masarap. Kaya pinapadry ko. Pag niluto mo na ito, parang presko. Kaya ito ang ginagawa ko. Ang saluyot, dahon ng saluyot, ipadry mo. And then, dahon ng malunggay, padry, pinapadry din namin. Saka yung dahon ng o talbos ng ampalaya, pwede din ipadry. Pag iluto mo ay parang presko lang. Samahan nyo si Nanay Hilda. Magluluto tayo na ngayon ng layoy. Dineng-deng sa Ilocano, inabraw. Dagdagan natin ng kalabasa. Ito na yung ating patola. At ito na rin yung ating talbos na sitaw. Dagdagan natin ng kalabasa. Yung ating patola. Tinatawag namin na yung mga Ilocano ay inabraw. Sa mga Bisaya, layoy. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, ready na yung ating iluluto. Kalabasa, patola, talbos ng sitaw, at saka yung napadry na malunggay. At sasahugan natin ng hibi. Para may lasa. Lalagyan natin ng sibuyas yung pinakuluan natin na. Pinakukuluan natin na. Tubig. Habang pinapakuluan natin, lagay natin itong sibuyas. Yung ating paglulutuan ng deneng-deng or inabraw. Ito si Nanay Hilda. Baka hindi niyo ako nakikita. Ito. Magluluto tayo ngayon ng deneng-deng or si Ilocano, inabraw. Sa Bisaya, layoy. Yan, pakuluan lang natin yung tubig. Lagyan natin ng sabaw ng bagoong. Mamaya pag kumuloy, lagyan natin yung hibi. Ayan, kumukulo na. Nilagyan ko na ng sabaw ng bagoong. And then, ilagay na natin itong ating hibi. Ang ating pangsakop. Para meron naman lasa. Hayaan natin, lulutuin natin yung hibi or shrimp na shrimp na dry. Luluto na. Lulutuin natin ng konti. Mga 5 minutes. Then, ilagay natin yung mga gulay. Tingnan natin ang ating paglulutuan ng ating gulay. Pwede na natin ilagay yung kalabasa. Binili namin to. Wala pang bunga yung aking mga tanim ng kalabasa. Nag-uumpisa pa lang na mamulaklak. Matagal sila namulaklak ngayon kasi pabago-bago ang panahon, mainit, malamig, umuulan. Kaya,
kalabasa ng konti, and then lagay natin yung patola. Basta. Pwede na ilagay yung patola. Ay, may sili. Ay, dapat kanina pa itong sili. Yung hinarvest ko kanina. Okay. Sana huwag kang hindi maanghang. Sarap. Nakakamit ng ganitong ulam. Inabraw or laoy or dinengdeng. Kakamis. Sa Pilipinas, palaging ganyan ang ulam. Lalo pag nasa bukid ka. Kukuha ka lang ng dahon ng saluyot. Kukuha ka ng dahon ng malunggay sa kapitbahay. Pag wala kang tanim, humihingi ka dun sa kapitbahay ng dahon ng malunggay. Sa nakakamis. Itong ganitong ulam. Kahapon ay nag-ulam tayo ng inihaw na pork chop at saka tilapia. Ngayon, mag-ulam naman tayo ng gulay. Para naman healthy tayo palagi. Diba mga carnivores? Hintayin natin na maluto konti yung patola, then ilagay natin yung mga dahon. Ito na yung aking malunggay. Tip ko sa inyo, huwag niyong i-freezer pag meron kayong dahon ng malunggay. Ikon niyo na lang, ipadry niyo. Pag niloto niyo, isinahom niyo na, parang bagong pitas pa rin. Masarap, hindi kagaya nung naka-freezer. Hindi masarap. Kaya, naisipan ko noon, try ko nga ipadry. Pwede mas maganda kesa dun sa naka-freezer. Uy, ang sarap. Ang sarap ng amoy. Tingnan naman ang bahay kanin nito. Ayan. Simpleng ulam. Pero masarap. Healthy. Yung mga hindi marunong mag-ulam nito, ay nako. Sayang. Pero masarap itong ulam namin ngayon. Yan, okay na yung ating patola. So, ilagay na natin ang mga dahon. First, ang ating malunggay. Ang dami. Ay na, nag-iima, sir. Ni, kitain niyo man. Aking malunggay ay parang bagong bitas. So, then lagyan natin itong ating mga talbos na sarap nito, talbos ng sitaw. Ay, gustong gusto ko yan. Manamis na mis. Parang nasa bukid lang. Parang nasa baryo lang. Sarap ng sabaw. Ito yung ating niloto na laoy inabraw. Ayan na ang ating niloto na dinengdeng. Sa Tagalog, sa Ilocano, inabraw. Sa Bisala, Bisaya, laoy. Ayan po. Ayan na yung aking malunggay na drinay ko. O, tingnan nyo, parang bagong pitas. Tayo ng dinengdeng, inabraw, or laoy. Dito ko lang naman kinuha yung ating sitaw. Ayan, mga tanim ko yan. Ayan, ang aking mini garden. In the pot. Dito ako nanguha ng talbos ng sitaw.
ito, hindi pwede talbusin ito kasi ganito yung long beans. Ayan ang aking mga tanim. Halo-halo na dyan. May talong, may sibuyas, may kamatis, may saluyot, may sitaw. Aking garden dito sa aming deck. Ito yung aking mga kalabasa. Ayan, meron pa talong dyan. May sitaw. Halo-halo na sila. Dito lang sila. Katuwaan ko lang. Ayan, mga garden-garden dito sa deck. Ampalaya. Ayan sila. Nakaharang ng chicken wire. Kasi kakainin yung aming aso. Kinukutok na yung kanyang lupa. Kaya nilagyan ko ng ganito. Ayan yung aking ampalaya. Ayan sila. Saka dito pa. Meron pa ako dito. Mga kalabasa. Dito sila. Dito lang naman sa deck. Ito yung ginawa ko na tutungan. Ayan yung mga saluyot ko. At dito ako nanguha ng sili. Ayan, marami sila. Marami ang kanyang bunga. Andun pa sa likod. Ang aking mga tanim. Ayan yung palagi panonood sa aking mga video. Thank you, thank you. Sa inyong lahat. At have a good day. And happy viewing. Thank you. Goodbye. Good morning. Ito na yung mga kalabasa ko. Marami na silang bulaklak. Nakakaaliw. Ang dami-dami ng bulaklak. Yay. Thank you, Lord. See? Ang dami ng bulaklak. Oh. Ang dami. Ang dami ng bulaklak. Ang dami ng bulaklak. Nakakaaliw naman. Ang mga sitaw ko, may kon na rin. May bulaklak na rin ang aking mga sitaw. Ito. Press from my garden. Ayan. Good morning. Ito ang aking na-harvest ngayon. Bulaklak ng aking tanim na kalabasa. Kaya ito, bulaklak para sa inyo. Ay, ang dami. Bulaklak for you and for me. Nakakatuwa mag-harvest kasi ang dami ngayon. Meron yung araw na talagang napakarami ang bulaklak. Kaya ngayon, pangalawang beses ko palang mag-harvest. Kahapon, konti lang. Siguro wala pang 20 pieces. Ngayon, wow! Ang dami! Thank you, Lord, sa blessings. Okay. Thank you for watching. And have a good day. Thank you.